So yun mga boss Repa, naloba tayo kanina nung kinakabit ko to. Chinek ko yung mga port windows natin. Yan. Chinek ko na kanina yung mga butas sa exhaust, doon sa transfer, tsaka sa boost and auxiliary. Kailangan natin ng 1.5mm gasket, base gasket. So yun, hindi ko na naipakita sa inyo. Pero yan, naglagay na rin ako ng 1.5 gasket, 1.5mm gasket. Kasi kailangan natin eh. Tsaka to, medyo masikip pa yung medyo masikip pagdating sa top dead center yung ating ring. May gagawin ako dyan, babawasan ko, i-chamfer ko yung piston ring natin para medyo lumuwag-luwag, hindi siya mag-seizure kagad kasi sa ganitong ano, matigas malaki yung chance o tendency na mag-seizure agad ko. So ang gagawin ko, i-chamfer ko yung piston ring, babawasan ko lang ng konti, tapos isiset ko na rin tong yan, nakuha ko na rin yung settings na gusto ko. Do, hindi ko na to masyadong technical pinahirapan, kasi touring set lang naman to. Malalaman ko na to pagka tumakbo na. Nagaya niyan, no, masikip po. Masikip yan, oh. So yun, balik tayo. Tendency kasi nung malaki chance na mag-seizure siya. Sa ganun kasi kit, babawasan ko yung piston ring, and then nasukat ko na nga yung gusto kong clearance, hindi ko na masyadong ginawang komplikado, nag-port timing pa ako, hindi na kasi touring set naman to. Papatakbuhin ko muna bago ko check ulit. Ang importante naman kasi sa akin is maklear ko yung mga port windows nang walang nakaharang. Yan. Hindi siya yung piston naka-hindrance or nakatakip doon sa mga butas. Yan, gaganto. Yeah, ito okay na to. So, hindi ko na muna siya sinukat, pero siguro baka bukas or sa susunod, hindi ko na muna may papakita sa inyo. Yung mga techniques lang kung paano natin binubuo yung basic na pagbuo para maiwasan natin yung madaling pagkasira at mapatagal natin yung lifespan ng makina natin. Yun lang naman yung focus ko ngayon dito, boss, sa tutorial natin. At the same time, mga bossing, mga repa, ito, makikita nyo yung C-clip or G-clip. Mayroon din akong technique na ituturo sa inyo. Ang ginagawa ko kasi dito, mga boss, repa, is, di ba, G-clip. Pinuputol ko tong kuntil, itong pinaka, ano niya, yan, oh. Yan, puputulin ko to. Kasi tendency niyan, malimit na nangyayari ganito. Wait lang, tawa lang ako ng ano. Magiging matatag nga yung ating piston ring, bore, kasi na chamfer natin, nalinis natin yung mga rough edges. Sa katagalan naman, mapapansin nyo to, yan. Ay, ito pala, yan. Umiikot din yan sa loob. So, kaya ang tuturo ko sa inyo, itong part na to, yan, itong part na to, ay puputulin ko to, para magiging C-clip lang siya. Kasi sa katagalan, kada ikot niya, gano'ng katagal na, kung ilang kilometers na tinatakbo, yan yung malaking chance naman din, na mapuputol to, malalaglag to sa loob ng engine natin, yan na magkukos ng sabog, blow-by, kagas-gas, mag-i-stack up na yung kick natin kasi mag-i-stack up na yung piston sa bore. Hindi natin kasi mamamalayan na puputol na pala ito, natatanggal na sa... Lalo na sa mga naglo-long drive dyan. Sa mga gustong tumibay, tumagal yung makina natin, wala namang mawawala,
medyo mahirap-hirap lang ikabit to kasi magiging C-clip siya, hindi na siya G-clip. Tawag dito G-clip. Puputulin natin to ngayon. Bali, ang gagawin ko lang naman, cutter plies. Tapos, puputulin ko lang siya rito. Kung saan yung may mga malimit na napuputol. Ayan. So, ayan. Tekniko lang po, takpan ko para hindi na siya magkalat. Or pumunta kung saan yung tatalsik yung, you know. Tipin nyo ganun lang kadali. Naputol na siya. C-clip na siya. Tapos, isa naman ulit. Tendency lang kung bakit din natin tinatakpan ng damit, ng cloth. Para hindi siya magkumalat yung matuputol niya, yung itong puputulin natin. Tanya kung gaano lang kabilis maputol, putulin. Yan yung kaputol niya, yan. Ang main purpose ito, itapon nyo na to para hindi na siya makasiugat or magpunta pa sa makina nyo. So yun, C-clip na siya. So yun lang yung mga basic mga boss, mga repa. Tapos pagkabit naman ito sa piston, pakita ko na sa inyo. Ang pagkabit lang nito sa piston, ganun lang oh. Tapos tutulak nyo lang yan dito. Ayan o. Medyo mahirap siya sa mga simula, sa mga baguhan. Tsaka kung mapapansin nyo yung mga pulini tsaka malosin na circlip sa mga piston, bore kit, ang mga circlip nila is ganito na C-clip. So, nagka-idea lang din ako na ganito na lang din gawin ko sa mga binubuo ko para at least maiwasan natin yung pagkaputol nung puntel, nung pinaka sa G-clip niya. Yan, tutulak mo lang ganyan. Yun, no? Tapos, yung pinaka-gap nila, ipapantay nyo lang dito sa gap din yan, sa gap ng piston. Ganun lang siya kadali. Pagka babaklasin mo naman, ganito lang din. Kuha ka lang ng medyo manipis-tipis na bagay na pang tutungkab sa kanya or pampapry. So, yun. Initially, ganun lang kadali. Ganun lang din. Medyo mahirap lang sa simula. Pero, yan yung mga sikreto na hindi naman na dapat sinisikreto. Yan, binibigay ko sa inyo para ma-apply nyo rin sa inyong mga makina. Ganun lang siya kadali. So, yun. Recap tayo. Number 1, yung sa block ulit, chamfering. Number 2, sa piston, chamfering. Number 3, yung ring gap. Number 4, yung circlip. Gawin yung C instead of G. Putulin nyo. Tapos, number 5, syempre, dito na yung pagbubuo na natin yung ng makina nito. Yun. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo ulit. Anyway, magpapasalamat lang din ako at the same time, wag niyong kalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel, mga Repa. At paki-follow na rin yung ating Facebook page na Scooterboy. At wag niyong kalimutan pala sa YouTube channel natin ha. Paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos.
Next naman mga bossing, papakita ko sa inyo, i-chamfer ko dito is yung piston ring. Tapos, bubuoy na natin to. Though, kailangan kong magpa-machine ng head. Kasi, kailangan natin ipa-machine yung head nito dahil medyo lubog. Ganun na lang yung naiisip ko kasing para ma-compensate ko yung ano yung nawalang lubog nito, yung nalubog na piston. Gusto ko sana, ito na lang yung head, ilulubog ko sa loob. Though medyo komplikado, medyo advanced na yun, pero doon muna tayo sa basics. Kung paano sukatin, ano yung mga dapat gawin, i-avoid para nandun pa rin yung power ng engine nyo. Lagi nyo lang tatandaan mga bossing, tips ko lang, yung sa mga port windows, lagi dapat bukas 100% yung mga port windows nyo tsaka exhaust. Wala dapat hindrance doon, walang nakalitaw. Yun po yung pinaka main purpose natin para gumanda yung flow. So medyo advanced na po yun, pero pagka naiinip kayo, yun lang, yun muna yung mga basic tips ko sa inyo na may tuturo. Sa mga hindi pa nakakapanood ng ibang tutorial natin, panoorin nyo mga bossing, maraming salamat po sa inyo ha. Hanggang dito na lang muna tayo. Susunod, antabayan nyo yung ilalabas natin ulit na bagong video. Maraming salamat po sa inyo.